Okay, Mark chapter 4 verse 35 to 41. Yan ang mensahe natin. The title of this message, ayan, Overcoming the Storms of Life. Gusto niyo po ba magtagumpay sa paghihirap ng buhay? Then makinig po tayo. Himay-himayin natin ang verse na ito at pag-aralan natin. At huwag nilang sanang sumangi sa isip natin, natuto tayo ngayong araw na to, pero ang problema, hindi mo in-apply. Alam niyo, pag may natututunan tayo sa Biblia, lalo't alam natin, galing sa salita ng Diyos, i-apply natin para magkaroon siya ng manifestation sa buhay natin, mga kapatid. Overcoming the storms of life. Tanong muna, totoo ba may bagyo ang buhay? O totoo ba may bagyo na mararanasan tayo sa ating buhay? Totoo po ba? Tandaan niyo, ang bagyo ay pagsubok. Ngayon ang tanong, simula pa nung naging Kristiyano ka, exempted ka na ba sa pagsubok? Di ba hindi pa? Ang problema nga, o ang ating nga sinasabi, Lord, kung kailan ako naging Christian, doon pa parang dumami. At totoo, hindi parang, talagang totoong marami. Tandaan nyo, lahat ng mga sinubok sa Biblia na napakatatagal ng proseso para tugunin ang kanilang mga answer prayer, napakalalaki ng kanilang mga natanggap. Abang-abangan lang natin. Sige, sa kaaway, sige, sugod ka lang ng sugod. Pero dapat matatag ka lang na matatag. Dahil sa the moment na nagpatangay ka sa pagsubok, wala na. Yung reward mo na dapat mapupunta sa'yo, wala. Amen. Totoo ba may bagyo na mararanasan tayo sa ating buhay? Bakit kailangan nating pagdaanan o maranasan ito? Take note, isa lang naman ang dahilan. Tandaan nyo, pag may pagsubok na dumarating, isa sa pinaka-isang dahilan ay para makonfirm mo kung talaga bang matibay ka ng Kristiyano. Amen? Tandaan nyo, bakit may bagyo? Inaalaw. Di ba, sabi mo, ang tibay-tibay ng bahay ko, ang tibay-tibay ng paggagawa ng bahay ko. And then, subukin niya ng bagyo, doon mo palang makukonfirm na tama ang sinabi mo. And last, kaya ba talaga natin mapagtagumpayan ang mga bagyo sakaling maranasan natin ito sa ating buhay? Yun ang sasagutin natin ngayong araw na to. Kaya ba? Kasi kung hindi kaya, aba, dapat hindi tayo dumaan sa pagsubok, pero ang totoong sagot niya mamaya, malalaman mo natin. Okay? So, ang pabagatuhan natin, balikan ko lang, overcoming the storms of life. Okay. So, ngayon, ang tanong natin, nasasagutin ng Biblia, how to overcome the storms of life. So, pag tinignan natin kanina, binabasa ko na sa inyo kanina, binasa natin kanina, mahirap aralin ang isang text sa Bible na binasa mo lang pero hindi mo hinimay-himay. Kaya nga pagpa-aral ng Biblia, alam nyo, ang bunti sa nag-aaral, nagbabasa ng Biblia, kailangan balik-balikan mo. Kaya nga sabi sa Joshua 1:8, basahin mo ng paulit-ulit. Kasi sa totoo lang mo, ang pagbabasa ng Biblia, pag binasa mo yan ang una, mahirap maunawaan. Subukan mong ulitin pagbasa, may konti ka ng nalaman. Subukan mo yung pangatlo, pangapat, panglima, yung konti mong nalaman, palinaw ng palinaw. Kaya ang Biblia, binabasa, minimeditate. Hindi lang basta siya binabasa, minimeditate. Pag sinabing meditation, inuulit-ulit. How to overcome the storms of life? Unang sagot. Number one, remember that Jesus is with you. Yan ang unang sagot, mga kapatid. Kapag may pagsubok at nararanasan, huwag na huwag mong kakalimutan na si Jesus ay kasama mo sa pagsubok na mayroon ka. Amen po ba? Tandaan nyo, ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, bago siya pumunta sa kabilang side, bago sumakay sila sa bangka, ito ang sinabi ni Jesus Christ. Verse 35, sabi ni Jesus, let us go across to the other side. Ano sabi ng Panginoon? Let us go. Kasama po ba siya? Si Jesus na mayroong plano, si Jesus na mayroong parang, mayroong siya nabibisyon, mayroong siyang plano, may panukala sa mga disipulo niya, yung panukala niya, sasamahan niya. Kaya sabi ng Panginoon, let us go across to the other side. Sa Tagalog, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Pag pinag-aralan mo yung kwento, alam na alam ni Lord ang mangyayari. Kasi nga yung numbers natin kanina, sinusubok ng Diyos ang mga alagad niya, mga disipulo niya, pero yung pagsubok na gagawin ng Panginoon, alam niya ang gagawin. Amen o. Balikan ko lang. Pag may mga pagsubok ang nararanasan sa iyong buhay, huwag na huwag mong kakalimutan at lagi mong tatandaan sa pagsubok na mayroon ka, kasama mo si Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Ang sarap sa pakiramdam na kahit napakabigat ng pagsubok, kahit napakalaki ng pagsubok, kung alam mong kasama mo si Lord, kapatid, hindi ka mag-aalala. Pag hindi mo na kaya, dahil sa laki ng pagsubok, ang tendency mo na una natin ginagawa, umangal, mag-iba,
sa dulo pala na yung pag-i-give-up. Pero dapat pala ho, pag may pagsubok na parating, o kung nandun ka sa gitna ng pagsubok, alalahanin mo, Lord, kasama kita sa pagsubok na to. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Pastor, kahit gaano kabigat ang pagsubok, malamang, kasi sabi ng Panginoon, let us go. Sasamahan ko kayo, may pagsubok ka, sa unang walang pagsubok, sa unang walang bagyo, pero pag, sa, the moment na may bagyo na, wala na ba si Jesus? Bigla bang sinabi sa Bible, nung si Jesus ay sumakay sa bangka, nung magkakaroon na ng bagyo, nawala bigla. Hindi ho, nandun pa rin siya. Aba? Pinapakita ng Panginoon na hindi mo lang siya kasama sa maayos na buhay. Sa payapang buhay, kasama mo rin si Lord sa kaguluhan. Kasama mo rin si Lord sa matinding pagsubok ng buhay, huwag mo lang kakalimutan, nandun lang siya. Anong ginagawa ni Jesus at the time? Tahimik lang. May mga, ang problema, isang problema sa mga Kristiyano, sa ating mga Kristiyano, akala natin pag nagbipray tayo dahil hindi nasagot si Lord, wala siya. Mali. Ano siya? Let us go across to the other side. Tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, kasama niyo ako sa pagsampa sa bangka, kasama niyo rin akong bababa, at kasama niyo ako sa gitna ng dagat. Kasama natin si Lord. Huwag na huwag mong kakalimutan para magtagumpay ka sa problema, sa bagyo at pagsubok ng buhay. Lord, kasama kita. Amen. Gaano katatagal isang Kristiyanong alam na alam niyang kasama niya ang Diyos? Kahit napakatindi ng pagsubok, basta't alam mong nandiyan si Lord, mayroong kapayapaan ka mararamdaman. Tandaan niyo, ang kapayapaan hindi nabibili. Ang kapayapaan na tanging makapagbibigay lang niya na yan Diyos. Kaya nga si Jesus, siya ho si Jehovah Shalom. Pag sinabing Jehovah Shalom, the God of Peace. Ang Diyos, maraming patutunayan the moment na manatili ka lang na matatag sa pagsubok mo. Amen o, tanggalin ang angal, tanggalin ang takot, tanggalin ang pagdududa, magtiwala ka sa Diyos, kasama natin siya. Amen o, mapagtatagumpayan natin ang bagyo at pagsubok ng buhay. Pangalawa, how to overcome. Pangalawa, recognize the presence of the Lord and ask for help from Him. Ito na sabi ko sa inyo kanina. Okay? So kanina, sabi dito, tandaan ninyo, kasama natin ang Panginoon. Pangalawa, recognize. Pag sinabing recognize, alalahanin natin yung presensya ng Panginoon. At pag once na naalala mong kasama mo si Lord, huwag naman na, hanggang alala ka lang. Huwag lang naman na puro yes, naniniwala ka lang. Hindi ho. Hindi ganun. Ang kasunod kong gagawin, ano, kailangan humingi ka na ng tulong. Katulad ng ginawa ng mga disipulo. Verse 38, tinan nyo sabi nila, but he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Parang nire-rebuke nila at the time pinapagalitan ng mga disipulo si Jesus Christ, at sabi nila, tinan nyo sa Tagalog, si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo na tayo ay mapahamak? Nagagalit din pala mga disipulo. Isipin nyo, personal na sinabi ng mga disipulo. Alam mo, lalabas talaga dito sa ating mga buhay. Napag-pray ka ng pray, Lord, kagalingan, Panginoon, provision sa pera, pero walang dumarating. Parang sinasabi mo, Lord, baliwala lang ba sa iyo yung prayer namin? Lord, bakit di ka nakikinig? Katulad tayo ng mga disipulo. Amen o? Recognize, alamin natin, alalahanin natin na dyan ang presensya ng Panginoon, humingi tayo ng tulong. Itong way ng mga disipulo, ginising nila si Jesus kasi humihingi na sila ng tulong. Mga kapatid, pag may pagsubok at gusto mo magtagumpay sa pagsubok, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Amen o? Hindi mo kaya, sasabihin ko sa iyo personally, hindi mo kaya ng ikaw lang. Amen. Ngayon po na kaya, Pastor, baka mali ka, Pastor. Baka minsan kaya ko kahit ako lang mag-isa. Kung di ka tutulungan ng Panginoon, imposible. Una, Diyos ang may bigay ng lakas. Kung magtatagumpay ka man, naging matatag ka man, Diyos pa rin ang nagbigay doon. Amen o? E yung word na natutulong, ang simboliko niyan, ibig sabihin, may mga time na ang Diyos natin na nanahimik. Amen po ba? Magagalit ba tayo sa Diyos pagka kinausap natin siya, wala siyang response? Magagalit ba tayo sa Diyos pag humingi tayo sa Kanya, wala siyang binibigay? Kapatid, tahimik ang Diyos. Pero ang totoo, andyan lang siya. Amen? Nasa ulihan, natutulog, ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo na tayo ay makapahamak? Tingnan niyo yung word. Yung mga disipulo at that time, desperado na sila dahil palubog na yung bangka, pero ang sabi ng mga disipulo, ano sabi niya? Paliwala ba sa iyo na tayo ay mapahamak?
Take note, kung mapapahamak ang mga disipulo, kasama pa rin nila si Jesus. Amen o. Hindi sinabi doon ng mga disipulo, baliwala lang ba sa iyo na mapahamak kami? Sinabi ng mga disipulo, isinama nila si Jesus. Sabi ng mga disipulo, baliwala lang ba sa iyo na mapahamak tayo? Pero alam niyo ho, malinaw ang sagot ni Jesus Christ, na kung nandun siya at kasama mo siya, hindi siya papayag na mapahamak kayo. Kasama mo kasi siya. Amen o? So balikan ko lang ha, i-recognize lagi natin, the moment na may pagsubok ka, alalahanin mo, yes, andyan si Lord kasama mo, at humingi ka ng tulong. Huwag mo lang isipin na kasama mo si Lord, kapatid, magbigkas ka ng bagay na kailangan-kailangan. Alam niyo mo, ibibigay ng Diyos yung mga specific na bagay na talagang kailangan-kailangan mo na. Huwag ka lang mag-pray ng mga bagay na hindi mo pa naman kailangan. Dahil ang inaalaw ng Diyos na ibigay ay yung mga bagay na talagang kailangan-kailangan mo na. Una, para magtagumpay sa buhay, sa mga bagyo ng buhay, tandaan mo lagi na kasama mo si Jesus. Pangalawa, i-recognize mo lagi ang presensya ng Panginoon, humingi ka ng tulong, then finally, pangatlo, ito, dito tayo magtatapos. Regenerate your faith in Jesus rather than your fear in your circumstances. Pag sinabi ho regenerate, pag sinabi ho, muli mong buhayin, muli mong palakasin, muli mong patatagin ang pananampalataya mo kay Jesus, kaysa sa maproblema, kaysa sa matakot, bakit hindi mo patatagin, palakasin, at muling buhayin ang pananampalataya mo sa Panginoon? Alam mo sa totoo lang, pag nasa gitna ka ng pagsubok, pababa ng pababa ang pananampalataya natin kay Jesus. Pababa ng pababa. Kasi bakit po? Lalamunin tayo ng pagdududa. Lalamunin tayo ng takot. Lalamunin tayo ng kaba. Kasi ba, lalo pag nandun ka na sa stage, na talaga mong pawala na. Alam niyo, sa totoo lang, kung kailan pawala na, yung isang bagay na nakikita mong pinagpipray mo, dapat dun naman palakas ng palakas ang faith mo, dahil yun ang panlaban natin. Okay? Verse 39 to 41. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. Alam niyo, sa totoo lang, oh, amen, nagalugin natin lahat to. And the wind ceased, and there was a great calm. Okay? He said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? Sabi niya. And they were filled with great fear, and said to one another, who then is this, that even the wind and the sea obey him? Okay? So dito ho, kailangan sabi ko sa inyo, kailangan ma-regenerate yung pananampalataya natin sa Panginoon, dahil the moment na may pagsubok, isa lang ho ang tendency niyan. Maglaho ang pananampalataya at lamunin tayo ng takot. Yun yung mismo nangyari sa mga disipulo. Basahin natin sa Tagalog. Marcos chapter 4 verse 39, pagbangon ni Jesus sa kanyang sinaway ang hangin at sinabi, humanatag ka. Alam niyo, parang habang binabasa ko yan, pinaparinggan ng Panginoon ng mga disipulo niya. Kasi bakit po? Ano sabi dito sa hangin? So ang hangin dito ay napakalakas, napakaingay ng hangin. Katulad ng mga disipulo at that time, aligagana sila. Ang ingay ng mga disipulo dahil nagpapanik na sila. Take note, hindi mo malaking bangka ito. Kasya lang sila. So ang tendency ho, nagkakarinig ka na sila, talagang maingay ang bangka dahil sa takot nila malunod. Pero ang sabi ng Panginoon sa hangin, pumanatag ka. Rebuke din ng Panginoon yan sa mga disipulo niya. At sinasabi niya, pumanatag kayo. Okay? At sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Alam niyo ho, yung hangin at ang alon, parang natameme sila bigla. Bakit sino nagsasalita? Si Jesus. Diyos. Na may lalang ng alon, may lalang ng hangin, may lalang ng dagat, tumahimik sila dahil nakita nila yung authority ni Jesus sa kanila. Amen. Pumanatag ka, pumayapa ka, pareho mo itong pinarinig ng Panginoon sa mga disipulo niya dahil at that time, ang mga disipulo ay katulad ng hangin at katulad ng alon na napakaingay. Okay? Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. The moment na nawala ang alon, the moment po na nawala ang hangin, doon mo nagkaroon ng tunay na kapayapaan, which is nangyayari ho, the moment na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, kung hanggang ngayon aligaga ka, punong-puno ng problema ang isip at puso mo, ipag-pray mo sa Lord, Lord, kumilos po kayo sa sirkonstansya na meron ako para maranasan mo yung tunay na kapayapaan. May mga time sa buhay natin na yung pagpapayo natin sa iba, darating ang time na tayo naman ang nandun sa stage na gano'n. Madali mang payo, pero pag nandun ka sa stage na ikaw ang kailangan ng payo, mahirap paunawaan at mahirap gawin yung payo.
paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? Grabe yung question ni Jesus Christ sa mga disipulo niya. Nagkaroon nga sila na matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Nagkaroon mo ng matinding kapayapaan, nagkaroon ng regeneration sa utak ng mga disipulo, kanilang pananampalataya, the moment na nakita nila na sumunod yung alon at sumunod yung hangin. Mga kapatid, sa buhay natin, darating ang time, ikaw mismo makakita kung paano mo magpamanifest sa buhay natin, na yung mga circumstance natin, yung mga pagsubok, yung bagyo ng sa buhay natin ay naglalaho, tinutugon ng Diyos ang answered prayer natin, then ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, totoo ang Diyos na tinatawagan natin. Amen ho, huwag hulang tayong manawa, huwag hulang tayong mapagod. Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Okay, tandaan, hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi kailanman mawawala ang bagyo o pagsubok ng buhay. Itaga niyo yan sa bato. Hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, hindi kailanman mawawala ang pagsubok sa iyong buhay kasi buhay ka pa. At take note, bakit pastor lagi may pagsubok sa mundo? Ang mundo natin o ang tawag natin dito, fallen world. Kahit saan ka magpunta, mayroon diyang mga kasalanan. Kahit saan ka magpunta, mayroon diyang magulo. Kasi bakit po ang mundo natin ho ay makasalanan? Amen? At ang sabi nito ho, dahil hindi kailanman mawawala ang bagyo o pagsubok ng buhay, ang atin hong hamon na tandaan dyan, kaya't huwag din nating walain ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na magbibigay sa atin ng lakas. Kung hindi mawawala ang pagsubok, huwag mong walain yung panlaban mo sa pagsubok. Ano yun? Pananampalataya. Okay, pagsubok, hindi ka pala mawawala. Ha? Alam nyo, tandaan nyo, pag na-overcome mo ang isang maliit na pagsubok, huwag mong sabihin, tapos na. May kasunod, mas malaki doon sa na-overcome mo. Pastor, bakit kaya paulit-ulit ang pagsubok ko? Kasi hindi mo pa na-overcome yung pagsubok na yan. Pag sa tao, may isang example, dati yung tao, itong tao na to, dahil hindi mo napagtatagumpayan, ang sabi mo, titigil na ako sa, magre-resign ako sa trabaho na to para hindi ko makita ng pagmumukha ng tao ito. Lilipat ka ng isang trabaho, may encounter mo hindi yung mukha ng tao, pero kapareho niya na ugali. Tama? Dahil hindi mo napagtagumpayan doon sa una mong company, pagpunta mo doon sa isang company na pinagtatrabahoan mo, hindi niya kamukha, pero kahawin niya yung ugali. Kasi hindi mo pa siya napagtatagumpayan. Ngayon, gusto mo ma-promote? Gusto mong lumaki ang pagsubok mo? At totoo, lumalaki talaga. Tinutumbasan ng Diyos yung laki ng pananampalataya natin sa laki ng pagsubok natin. Kasi bakit ko po nasabi yun? Dahil ang pagsubok ang sumusukat ng ating pananampalataya. Kung maliit lang ang pagsubok mo, huwag kang maging masaya. It means maliit ang pananampalataya mo. Pastor, grabe yung pagsubok na naranasan ko ang tindi. Kung ibibigay ito sa iba, pastor, hindi nila kaya. Kapatid, maging masaya ka dahil yung pagsubok na meron ka, matindi, kasi napakatindi ng pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Amen. Ang totoo, hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Pag may inarap sa'yo ng pagsubok, kahit pa umaliit lang yan, kung talaga wala kang pananampalataya, hindi mo siya mapagtatagumpayan. Kaya alam niyo sa simbahan ito, humahanga ako personally. Sa mga kapatid ko, sa inyo po, humahanga ako sa inyo. Lalo na sa isang tao dito na napakatindi ng pananampalataya. Ang tindi ng pagsubok na dinanas niya, pero andito pa rin siya. At ang sabi niya, Lord, pinupuri kita. Grabe yung faith ng tao na to. Kaya sabi ko lang, dinahanga ako ang tao ito. Kasi bakit po? Kung ilalagay niya yung pagsubok sa akin, yung pagsubok niya hindi ko kaya. Matalino ang Diyos. At ang sabi, ang pagsubok na iaalaw lang niya sa atin ay yung kaya mo lang. Amen o? Magkakaiba ang sukat ng ating pananampalataya. Pero hindi tayo pwede magyabangan. Okay lang po ba yung ganon? Huwag naman tayo magyabangan. Ano? Malaki yan ang pagsubok. Parang sa mga susunod na araw, kung may malaki kang pagsubok, hindi ka na ngayon malungkot. Nakangiti ka na kasi bakit sinasabi mo sa sarili mo, grabe na pala ang faith ko. Lord, napakalaki na pala ng faith ko. Grabe yung tiwala mo sa akin. Then kapatid, huwag kang matapos doon sa pangiti-ngiti. Tapusin mo pa. Kasi hindi mo makukuha ang reward pag hindi mo natapos ang pagsubok. Amen. May matinding pagsubok ang ngayon pinagdaraanan. Tapusin mo yung pagsubok na yan. Then pag natapos ang pagsubok, hindi naman agad pagsubok agad ulit. May reward muna. Okay ba yun? Pagkatapos ng pagsubok, may reward. Pero pagkatapos ng reward, mayroong kasunod na pagsubok. Yan ang cycle ng buhay ng mga Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay matinding pagsubok. Sa totoo lang mo.
hindi lagi masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Patagumpayan ang buhay. Okay, oh. Conclusion. Okay. So, sa conclusion natin, babalikan lang naman natin yung tatlo. Yung conclusion natin, to overcome the storms of life, remember that Jesus is with you. Lord, mayroon na akong sekreto ngayon, Panginoon. Kung may pagsubok ako, teka, ba't nga pala ako matitinag? Ba't ako mag-aalala? Lord, pinagtutulungan ako. Teka, ba't ako mag-aalala? Kasama mo si Lord. Kaya ka nag-aalala dahil ang pakiwari mo, yung kakampi mo, wala sa tabi mo. Hey Lord, si Jesus ang kakampi mo, hindi iba. Kaya nga, huwag kang, sabi ko sa inyo, huwag kayong magre-rely sa tao. Dahil pag pinagpunan mo ng lakas, naging kakampi mo ay tao lang, lugi ka, dahil ang tao na yan, nakakampi mo, isang araw, maglalaho yan sa tabi mo, kasi may hangganan ng buhay niyan. Pero pag sa Lord ka humugot ng lakas, pag si Lord ang ginawa mong kakampi sa iyong buhay, tandaan, lagi mo siyang kasama. Remember that Jesus is with you. Pangalawa, recognize the presence of the Lord and ask for help from Him. Huwag mong kakalimutan, pag may problema, pwede kang humingi ng tulong sa Diyos dahil yan mismo ang gusto ng Panginoon. Then finally, regenerate your faith in Jesus rather than your fear in your circumstances. Pag may problema, may mga pagsubok, kaysa pairalin mo natin yung takot, kaysa pairalin natin yung kaba, kapatid, mas palakasin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaysa matakot, kaysa kabahan ka, ito ang mensahe ng Panginoon, sana may okay nakuha, sana pag-uwi nyo mamaya, dahil ang pagsubok ay hindi nawawala, dahil ang pagsubok ay continuation, dahil ang pagsubok ay magpakailanman, kailangan baunin mo yung tatlong ito. Remember, recognize, and regenerate your faith to the Lord. Sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri, yan ang mensahe ng Panginoon, overcoming the storm.